Kumusta kayo mga tagahanga ng Lakers? It's your boy King Jan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa load management. Tara mga idol at alamin natin kung pwede nga bang gawin ng Lakers yan kay LeBron at Anthony Davis. Pero bago ang lahat, kung isa ka sa tagahanga ng Lakers, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa King Jan TV para maging updated ka sa team ng Los Angeles Lakers. Usap-usapan nga ngayon mga idol sa NBA ang salitang load management. Ngayon nga, yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Ano nga ba ang ibig sabihin ng load management? Ang load management mga idol ay tungkol sa pagpapahinga ng isang team sa kanilang best player. Ang short term nga mga idol ng load management ay rest na ang ibig sabihin ay pahinga. Ipinapahinga ng ibang team ang kanilang best player para hindi ito mawala sa kanilang best shape. Ang isa pa sa dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga team sa NBA ay para maiwasan ang injury. Bukod pa dyan mga idol, ipinapahinga ng bawat team ang kanilang best player para sa darating na playoffs. Ngayon nga ay ginagawa ito ni Kawhi Leonard. Bukod kay Kawhi mga idol, ginawa na rin ito ni LeBron James. Noong nasa Toronto pa nga lang si Leonard ay ginagawa na niya ang load management. Noong last regular season nga ay nakapaglaro lang si Kawhi ng 60 games. Pero mga idol, nagbunga ito ng championship matapos talunin ng Raptors ang Golden State Warriors. Mga idol, noong laro nga ng Clippers laban sa koponan ng Chicago Bulls ay out na naman itong si Kawhi Leonard dahil nga sa load management. Sa laban nga na ito ay natalo ang Clippers sa koponan ng Chicago Bulls sa score na 109-106. Pinangunahan nga ito ni Zach LaVine na kung saan umiscore ng 31 points. Samantalang hindi naman naging sapat ang 57 points combined ni Harrell at Paul George na ipanalo ang larong ito. Mga idol, tara't pag-usapan naman natin kung karapat dapat bang gawin ng Lakers ito para kay Davis at LeBron. Kailan nga ba ginagamit ang load management o ang pagpapahinga sa isang player? Ginagamit ng isang team ang load management para ipahinga ang best player nila, lalo na mga idol sa back-to-back games. Halimbawa, si Kawhi Leonard ay nag-a-average ng 27 minutes per game, tapos sumobra ang playing time niya dahil sa ganda o intense ng isang laro. At kung back-to-back nga ang schedule nila sa araw na yon, ay maaari siyang ipahinga ng kanilang team. Sa ngayon, hindi pa ito ginagawa ng Lakers. Pinapahinga nga lang ng Lakers ang isang player nila kung ito ay talagang injury. Para sa akin mga idol, minsan pwedeng gawin ito ng Lakers kay AD o kaya kay LeBron. Lalo na kung ang schedule nila ay back-to-back games. Ang tanong nga mga idol, bakit ba kailangan ng Lakers ipahinga si LeBron at AD? Para sa akin, kailangan din gawin ito ng Lakers para nga makaiwas si AD at LeBron sa injury. Dahil nga ang isang season ay binubuo ng 82 games. Aanuhin mo nga ang magandang stats o record kung ang player mo naman ay mababawasan pagdating ng playoffs. Mga idol, malaking kawalan sa Lakers pag nawala si Davis o kaya si LeBron. Mapapansin nga natin yan sa laro ng Lakers. Kapag nga nilalabas ni Coach Vogel si LeBron o kaya si AD ay malaki ang epekto nito sa opensa at depensa ng Lakers. Paano pa kaya kung may injured sila mga idol at sana wag naman mangyari. Para sa akin, mas kailangan ng Lakers ang healthing LeBron at healthing Davis sa pagdating ng playoffs. Dahil nga hindi ngayon basta-basta ang mga team sa West. Kaya para sa akin, kailangan talaga maging healthy ang buong rosters ng Lakers sa darating na playoffs. Kung kayo ang tatanungin ko mga idol, kailangan ba ng Lakers ipahinga si AD o kaya si LeBron? I-comment mo lang sa ibaba ang sarili mong opinion. Mga idol, may advantage at disadvantage ang load management. Unahin na natin ang disadvantage. Isa nga sa naaapektuhan ng load management ay ang mga fans, na kung saan nagbabayad sila ng malaking halaga para makita lang nila ang player na hinahangaan nila. Kaso nga lang, dahil sa load management, dumarating yung oras na hindi nila nakikita yung gusto nilang makitang player. Alam naman natin mga idol na hindi pare-pareho ang estado ng buhay ng mga tao. Merong mga fans na kayang panoorin ang bawat laro ng team na gusto nilang mapanood, at meron din namang mga tagahanga na minsan lang makapanood. Dumako naman tayo sa advantage ng load management. Unahin na natin ang tungkol sa mga players. Malaki nga ang nagiging tulong nito sa kalusugan ng isang player. Dahil nga sa nakakapagpahinga sila, malaki rin yung chance na maiwasan nila ma-injury. At bukod pa dyan, makakatulong din ito sa kanila para mapahaba pa ang kanilang NBA career. Ano nga ba ang napapala ng isang team kapag ginagamit nila ang load management? Para sa akin mga idol, isang strategy ang load management na kung saan naihahanda nila ang best player nila sa darating na playoffs. Ang isang halimbawa nga nito mga idol ay si Kawhi Leonard. Dahil nga sa load management, nakapaglaro lang si Kawhi Leonard last season ng 60 games. Subalit maganda nga ang kinalabasan nito dahil nga nanalo sila ng championship. Kung kayo ang tatanungin ko mga idol, sang-ayon ba kayo sa load management? I-comment mo lang sa ibaba ang sarili mong opinion.
At bago ko naman tuluyang tapusin ang video na ito, nais ko lang i-shoutout ang mga sumusunod. Shoutout kay Aljun Asunto, na Sir Sulaiman, Magsarip Datuharon, at kay Jeremy Buena. Shoutout sa Family Bailon, shoutout kay Asian Abulencia, shoutout kay Angelo Andal, at saka kay Adelaida M. Manuel. Shoutout kay Chris Hernando, Marlon Dador, at saka kay George Jo, at ganun na rin kay Jay Galera. Marami pong salamat sa suporta niyo, mga idol.